Dekada 70, buod ni Luwalhati Bautista. Ang panahon ng martial law ay nagdulot ng iba yung hirap sa mamamayang Pilipino. Isang di makatao at di makatarong ang gobyerno na nagbibingi-bingihan sa daing mamamayan. Laganap sa bansa ang iba't ibang klaseng krimen gaya ng saldiking. Magkabila ang rally, isang demonstrasyon na kinabibilangan ng mga estudyanteng imbis na nag-aaral ay nakikipaglaban upang makamit ang kalayaan at ang ito ay lubhang bumabagabag kay Amanda Bartolome, isang tipikal na may bahay, ina ng 5 anak na puno sa laki. Ang kanyang buhay ay umiikot na lang sa pagiging ina at asawa at nakokontento na siya sa pagiging ganito kahit na kakulangan ang nadarama niya para sa sarili. May mga pangharap siyang ninanais, di niyang matupad. Itinituring niya lang na ang katuparan ng pangharap ng kanyang mga anak ay katuparan niya na rin. Una, ang panganay si Jules may literal na pag-isip. Nag-isang komunista, din man matatawag na isang tunay na presyon, dito na niya natagpuan ang katuparan ng kanyang pangarap. Pangarap ng isang bagkataong lipunan para sa anak nila ni Mara at sa iba pang kabataan, naghahangad ang mabuting kinabukasan. Sumunod ay si Gani. Maagang nag-asawa at nagkaanat, ngunit mabilis din sila naghiwalay ni Evelyn. Pagkatapos siya ay nanirahan na sa abroad, kapiling ang kanyang bagong pamilya. Ang pangatlo, si M. Pinakamatalino sa magkakapatid, nag-iisang magaling na manunulat sa isang linggohang pahayagan na tumutuligsan sa martial law. Ikatlo, ang pinakamalambing na si Jason. Ang kakulangan niya bilang estudyante ay matagumpay na napagtatakpan ng katangian niya bilang anak. Isang araw, sa di inaasahang pagkakataon, natagpuan ang kanyang bangkay sa isang basurahan. Hubot-hubad, 17 ang saksak. Tagos sa baga, ang iba, tuhog pati puso. May marka din ng itinaling alambre sa pulso. Talop, halos ang siko. Tastas, pati hitat, tuhod. Basag, pati bayag. Malagim at malupit ang pagkamatay ni Jason. Salvage. Dahil kung bakit at kung sino ang may gawa, walang makapagsabi. Ang kaso ng pagkamatay ni Jason ay hindi na nagkamit ng hustisya. Pagkatapos, ang bunsong si Bingo namulat sa mundong walang katahimikan at walang katiyakan. Ngayon magtatapos na ng kolehiyo. Iba't iba ang kinahinatnan ng buhay ng mga anak ni Amanda. Sa loob ng 27 taon ng pagiging asawa at ina, sa kanyang palagay, hindi siya ganap na umunlad bilang tao. Nagsilbi na lang siyang bantay sa pagkahanap at pagkatagpo ni Julian ng katuparan niya bilang tao. Sa paglaki ng kanyang mga anak at pagtuklas ng kanilang kakayahan at kahalagahan. Si Julian naman ay naging manhid at parang walang pakialam sa kakulangan na darama ng kanyang asawa. Naging walang kibot sa mga problemang kinakaharap na kanilang pamilya. Kaya minsan napag-isip-isip ni Amanda na makipaghiwalay na dito sa kauna-unahan pagkataon na gawa niyang ipaalam kay Julian ang pagkukulang niya sa kanyang pamilya, lalo na kay Amanda. Pinigilan siya ni Julian at pangakong magbabago at kanya namang pinatupad ang pangakong iyon. Paulit-ulit na binabalikan ni Amanda ang masasayang alaala ng kabataan ng kanyang mga anak. Masarap ang maging ina habang maliliit pa ang mga anak mo. Habang wala pa silang sinasaktan sa iyo kundi kalingkingan ng paa mo na natatapakan nila sa kasusunod at kapipilit magpakarga. Pero hihintayin mo ang panahon kasi taas mo na siya. Yung panahon na pagkakaroon niya ng sariling isip at buhay. Buhay na hiwalay na sa iyo at matitikman mo sa kamay niya ang mapapait na kamatayan habang inihahanda mo ang kasal na hindi niya gusto. Habang nagpuputukan sa tapat ng kongreso, sa isang pagkakataon hindi pa siya umuwi. Habang binabasa mo ang balitang nasugatan siya sa isang sagupaan, habang ibinibigay niya na sa iyo ang sinsyadong kabaong ng batang kailan may di mo malilimutang ilugot mo na sa tiyan mo. Ito ang nadama ni Amanda nang pumunta sila sa Borol ni Willie, kaibigan at kasamahan ni Jules sa NPA na napatay sa isang inkwentro. Naging mahirap para kay Amanda natanggapin ang pagkamatay ni Jason at ang pagsali ni Jules sa NPA. Hindi niya mapigilan ang
sarili sa pag-aalala sa kalagayan nito na minsan pa nga ay nagdadala ng mga kasamaang sugatan sa kanilang tahanan upang ipagamot sa ina. Maging ang pagkasira ng relasyon nila Gane at Evelyn. Pagkakamali at mga kabiguan ng kanyang mga anak ay nagagawa niyang isisisali. Iisip niya na marahil meron siyang pagkakamali sa pagpapalaki sa mga ito. Natamon niya ang kaganapan ng kanyang pagkatao sa pagtulong sa kanyang ginagawa sa mga sugatang kasama na dinadala ng Diyos. Pagtulong na bukal sa kanyang puso, tungkulin hindi niya man inatas sa kanya ni lumang isang obligasyon. Na kahit gaano man kapanganib ay nagawa pa rin niyang gampanan, tuloy pa rin ang laban tungo sa kalayaan. Nakaapas man tayo sa pagmamalupit ng diktador, tuloy pa rin ang laban na sinimulan pa ng ating mga ninuno at hindi mo ito matatapos hanggang may mga taong gahaman sa kapangyarihan. Sa madaling sabi, marami pang buhay na handang ibuwis at marami pang tulad nila Jules at Mara na handang makipaglaban upang makamtan ang kalayaan ng ating bayan. Bilang pagtatapos, natutuhan niyang pangibabawan ang kahina at kahirapan sa mga kamay ng kaaway o sa larangan man, magiting siyang nanindigan.